Alhamdulillah. Aking mahal na mga kapatid, alalahanin natin ang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad alayhisalatu wassalam ang kaulugan nito, na may isang tao na siya ay kilalang nagbibigay ng kaalaman, nagbibigay ng payo, bumupigil ng mga kasamaan. At sa araw paghukom, siya ay makikita ng mga tao na umiikot siya sa isang lugar na para bagang kumukuha ng tubig ang isang sinasabi nating aslo o isang himar. At siya ay ganun ang kanyang naging katayuan. Umiikot siya doon at umiikot sa paligid ng apoy at lumalabas ang kanyang lamang loob. At siya ay nakita ng kanyang mga tinuturuan. At ganun lang sasabihin, hindi ba ito ang ating tagapagturo at bakit ganito ang kanyang kaparusahan sa kabilang buhay? Ano ang sinabi ng taong ito? Sabi niya, tunay na ako ay ang iyong tagapagturo na pumupigil ng anumang mga kasamaan, subalit hindi ko napipigilan ang aking mga sarili. Kaya aking mahal na kapatid, kung nais nating magbago, ay mangunguna ang ating mga sarili. Kaya huwag mong sabihin bakit ang sinasabi nating Saudi Arabia ay hindi nagbago, bakit ang Marawi ay hindi nagbago, bakit ang mga Muslim ay hindi nagbago. Ang tanong dito, ikaw ba sa iyong sarili? Kaya uunahin natin ang ating mga sarili sa dahilan na dito magsisimula sa ating mga pamilya, sa ating anak, ang mga pagbabago. Nais natin na maging maalam ang ating komunidad, ay dapat nating tuturuan ng ating mga anak. Kung gusto natin na tayo maging malapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa maliit na at murah na edad ng ating mga anak, ay tuturuan natin sila ng Quran. Bibigyan natin sila ng kaalaman kung anong kagustuhan ng ating dakilang tinapaglikha. Hindi ako sa nakikita natin na tinitingnan natin ang ibang tao. Kaya dahil dito, aking mga kapatid, uunahin natin ang ating sarili dahil sa araw na paghukom, ang mangyari sa atin ay sabi natin, nafsi, nafsi, ang sarili ko, ang sarili ko. Kaya dahil dito, bigyan natin ang pagpapahalaga, ang pagsusumikap na matamo ang tunay na kaalaman, at siyempre ang pagsasagawa ng mga ipinag-utos ng ating dakilang tagapaglikha at sisaraduhan natin sa ayah na sinabi ng Allah Jalla wa'ala, wala asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabar. Tunay sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay magiging talunan. Maging talunan sila sa mundong ito at maging sa kabilang buhay. Maliban na lamang sa apat na katangian ng tao na siya ay may paniniwala, gumagawa ng kabutihan, nagpapayuhan sa bawat isa't isa, at nagkakaroon ng pagtitindi. Kung nandito sa atin ang sinasabi nating katangiang ito, ito ay sapat na pagkatapos sa tulong ng Allah Jalla wa'ala upang magkakaroon ng pagbabago at tagumpay ang ating mga sarili. Allahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No matter where you are, Allah knows.